Alright, mga kabutingting. So ngayon, dito ako mag-intro sa sasakyan kasi medyo tahimik. Pero ngayon, malakas ang ulan. Kaya medyo maingay yung bubong. Kakain to lang ako. Intro ko lang yung paggawa namin ng pressure washer. Nagpapalit kami ng o-ring. So panoorin nyo para mayroon naman tayong matutunan. So pag napansin nyo yung pressure washer nyo na may singaw tsaka na naglilig yung tubig tsaka mahina siya kahit na maganda yung andar niya, so, kailangan natin palitan yung o-ring. Ang o-ring seat niya ay 15 pieces. So pakita namin kung paano magpalit. Alright, mga kabutingting. So ipakita namin sa inyo kung paano magpalit ng o-ring sa pressure washer. Yan. Napapansin nyo yung tatlong piraso na yan sa taas. Kailangan namin yan palitan din ng tatlong pirasong o-ring. So ang style namin, hindi namin pinagsasabay-sabay na bubuksan para hindi tayo malito. So ang gagawin natin, habang nakakabit siya, palitan na muna natin yung tatlo. Yan. So kung napapansin nyo, pinalitan namin yung tatlo sa taas. Hindi pa namin kinalas yung head ng pressure washer. So para mas madali. Tapos sasara natin kasi 15 pieces yan. Yan. So kung napapansin nyo, binuksan niya ulit yung tatlo din. So palit din tayo ulit ng tatlo. So diba kung napapansin yung tatlo sa taas, nakakabit na. So hindi na magkabaliktaran yan. So sinunod namin yung tatlo sa gitna. Ayan, so anim na yan. Ayan. O, yun. So, yun ang style namin para hindi ka malito. Baka kasi may makalimutan kang isa na hindi mo maikabit eh. Na luma pang ikakabit mo. So, uulit ka na naman. So, anim na. Tatlo dun sa taas, tatlo din sa gitna. Hindi pa namin kinalas yan. So, isasara natin para hindi na siya kailangan buksan ulit. Para alam mo na na yun, ang o-ring na yan dyan, palitan mo na. Kasi mayroon pa yan dyan sa loob na kailangan din palitan. Yan, siyam na piraso ang nasa loob. Kasi ang iba, kailangan buksan ng sabay-sabay, tsaka ikakabit. Kaya ang practice namin para hindi tayo ulit-ulit na baka malito tayo o hindi natin mapapansin na yung iba o isang piraso dyan na hindi natin napalitan. Ngayon kung ano, uulit ka na naman, kailangan buksan. So ang best practice namin, palitan mo na yung tatlo sa taas, tapos isara, tapos palit ulit tatlo sa gitna, tapos sasara, bago palitan yung pinakaloob niya. Yan, kung napapansin nyo, sinara na namin yan. Kasi hindi naman kailangan buksan ng sabay-sabay eh. Kumbaga, mapalitan mo siya ng pwede mo siya ilalak ulit. Ayan, so natanggal na namin. Diyan, sa loob na yan, mayroon diyan siyam na piraso. Bawat isang lagayan na yan, oh. Napapansin nyo, tatlo yan, magkapatong. Kung na, dyan, napapansin nyo, nakasara na. So, napalitan na yung anim. Yan, nandyan yung o-ring pa na bawat isa yan, tatlong magkapatong dyan. So, tanggalin natin yan, tinatanggal niya. Yan, ibang size siya. Medyo mas maliit siya ng konti doon sa kumpara mo sa anim. Ayan, so naglagay siya ng isa. Dalawa. Tatlo. Sa kabila naman,
Ganun din ang gagawin niya. Linisin na rin natin para maganda yung pagbalik mo ng ano ng lock. May lock siya dyan na yung yun yung nagbibigay naman ng grasa. Yung tatlo na yan sa taas na yan, mayroon dyan grasa. Yung maliliit na yan, lagayan yan. So, yan. Kabila nilagyan niya ulit. Dalawa. Tatlo. Tapos lock. So, maganda kasi sunod-sunod. Talagang hindi ka magkakamali. Wala kang makakalimutan. Yan. Ang isang seat na yan, 15 pieces na mga o-ring. Napapansin yung pressure washer nyo, maganda naman ang andar, tapos mahina. Tsaka mayroong leak ng tubig dyan. Yun lang yung kailangan yung palitan, yung o-ring na yan. Consumable talaga kasi yan eh. Dahil sa sobrang tagal niya na nagpa-pump siya, lumipis yung goma. Common yan sa mga pressure washer. Ayan, yung iniikot niya, check niya yan kung may grasa. Para mas maganda yung pump ng pressure washer nyo. Ayan o, mayroon siyang grasa. Hindi naman siya ganun ka dami kasi maliit lang yung lagayan niya. Ayan. So, mayroon pa. Para mas maganda. Yan, pressure washer, Kawasaki yung brand. Ito yung mga ginagamit ng karamihan sa mga car wash. Nilalagay kasi nila yan sa taas. Tapos yung may drum lang. Malakas kasi itong ganitong klaseng pressure washer. Kasi may mga pressure washer na portable lang. Pero ito talagang pang ano to, industrial. So, lagyan niya na rin yung langis, yung barang tubo dyan. Para maganda ang pump. Yun lang naman yung mini-maintenance dyan. Sa mga pressure washer natin. Yung motor naman, ingatan nyo lang na hindi mababasa. Meron kasi kaming isang customer na sobrang dami niyang pressure washer. Kasi yung parang sa mga manukan ginagamit. Laging nasusunog dahil pag naglinis sila mabilisan. Hindi na nila napapansin na napapasukan na ng tubig. Ang likod kasi ng motor niyan, may open niya na ventilation para sa fan, para hindi rin masyado mainit. Doon dumadaan yung tubig. So, ang design niyan, kung naka-steady lang naman, mahaba yung hose nyo, itaas nyo. Tapos yung may hose lang para kung nagka-car wash kayo sa baba siya, hindi siya mapatatalsikan ng tubig. So, nilock niya. Yan mga kabuting-ting. Sana mayroon naman kayong matutunan kahit pa konti-konti lang sa aming vlog ng mga kabuting-ting.
Medyo busy lang kaya ngayon ulit lang ako nakasingit. Pressure washer. Yan, malapit na. So, matesting din natin yan mamaya pagkatapos niya. Makita nyo kung gaano kalakas o may tagas pa. Mabilis lang siya kung medyo kabisado nyo siguro. Di kayo abuti ng isang oras. Kami kasi kabisado na namin yan. Basta umaandar ang motor na mahina siya, dyan lang yan sa head yung kailangan mong gawin. Kundi barado, yon, o-ring talaga ang kailangan mong palitan. So, yon, nasara na natin. Ikabit na natin yung hose dyan para matesting natin kung okay siya. To rush lang to pinagawa sa amin. Nakiusap lang talaga yung may-ari nito. So naisingit lang namin. Kami naman lagi kaming may stock na mga o-ring kasi common talaga sa mga pressure washer nga yun yung sira. So hindi kailangan ano, okay lang na mag-stock ka ng marami kasi hindi naman nasisira. Tsaka mabilis lang namin magamit. Dahil sa maraming mga car wash ngayon na ganito yung ginagamit. Kaya lagi kami mayroong ganyan. Para kahit antayin kung talagang nakikiusap na kailangan, pina-priority namin. So pwedeng antayin. Yan, kinakabit niya yan, tatlong wash yan. Yung isa dyan, return. Tsaka yung nagpa-pump. Tapos isa outside. Kailangan niya yung return, nagpa-function din ng maayos para hindi mahirapan yung motor. Kasi mayroon kami na encounter na mahina siya. Tumitigas yung pagpa-pump. Yan, testing natin. Paantay-antay lang. Testing natin yung kanyang pressure washer. So, yan. Mayroon siyang return. Ayan. So, ang kailangan natin, kumuha lang kami ng tubig dyan para matesting natin. Yan, mga kabutingting. Please follow my channel, LRB Power Channel. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel para kung mahilig kayo sa pagbubutingting, baka mayroon kaming ibigay sa inyong konting matutunan. Yan, testing natin na para makita natin kung talagang working siya. Medyo magulo lang yung pagbibideo ko kasi on the spot. Wala sa plano. Ayan, sisaksak ko na siya. Ito kasi mga pressure washer, wala yung switch eh. Pag saksak mo yung automatic yun, mag-u-on. Ayan. Saksak na natin. Ayan. Anong mangyari? Tingnan natin. Ayan. So, parang nahihirapan. Tapos may tagas. Ano kaya ang dapat gawin? So, kung napansin nyo, mayroon siyang nagtagas. So,
So ang sabi ng technician ko, kailangan linisin yung return barado. Ayan, so kailangan natin buksan yung return para malinis. Kasi dapat yung tubig dyan, pag in-off mo, dyan lalabas sa return. Pasok ulit dun sa timba. Kaya kung napapansin nyo yung sa iba, sa drum, naka, dyan nakalagay yung dalawang hose na yan. Para pag i-off mo man siya, ang check valve, andar siya, pero dyan lang mabalik yung tubig sa loob din. So, hindi sayang yung tubig. Ayan. So, yan. Lilinisin namin yan. Kasi, barado. Pag hindi maayos yung flow ng return, ito, yan. Yan yung kailangan nyong gawin dyan. Yan lang. Linisin nyo lang. Kasi kahit tubig minsan, yan, parang kinakalawang. Tsaka yung grasa minsan, tumitigas din. Yan, linisin natin yan para maganda yung flow ng return. Yun ang kailangan natin gawin kapag hindi nagpo-flow yung return ng pressure washer nyo. Basic na basic lang sa inyo yan. Pwede kayo mag-DIY. Yan. Pwede nyong subukan. Pag hindi nyo kayang buuhin. Merong iba kasi sinusubukan nyo eh. Ganyan. Tapos pagdating sa shop, dinadala nila kasi nalito na sila. So, yung technique namin, para hindi kayo malito, ganun ang gagawin nyo. Tatlo muna sa taas, yung bubuksan nyo. Tapos, palitan nyo na yung tatlo. Tsaka nyo isunod ulit yung tatlo. So, pag natapos nyo na yung tatlo ulit, bali anim na nakabit nyo, sara nyo, yun na yung kasunod yung sham. So, hindi kayo malilito. Kasi hindi sabay-sabay nyo binuksan. Yan ang technique dyan. Yan mga kabutingting, nabigyan ko na kayo ng konting technique. Ayan, nalinis na namin. Kailangan natin ulit i-fix para matesting natin kung pressure washer ba natin is working. Excited na ba kayo? Okay, malapit na yan. Ready na yung timba. Malakas yung mga ganyang pressure washer belt type. Pang harabas. Siguro kahit ilang sasakyan sa isang araw, kaya eh. Pwede rin yung panglinis nyo ng ano, yung... Doon ako sa tiga. Tahimik ka. Maras na. Maranta kasi na. Return dyan yung malaki. Oo. Ah, kasi pinatay mo. Pag tubig yan. Diba mo din yan tubig. Ayun ang output niya. Okay. Ay, malakas. I-spray mo na dun, oh. Sarap. Akin lang, maupos yun. Okay na. Wala na matagas na. Wala na. Yung matagas na, dyan na yan sa mga ano yan. Antig.
konti. Exactly. Hindi, importante malakas na siya.